Hello, good morning mga kaibigan ko, mga OFW. Ito, panoorin natin si Intay Sara naman, ang ating mahal na Vice Presidente na Secretary ng DepEd. Pero bago natin ituloy mga kaibigan, heto muna ang aking intro. Ayan, panoorin natin mga kaibigan ko. Kahintay ng lahat. Matapos ang samutsaring diskusyonan ng DepEd sa panunungkulan ng Secretary na si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Good news yan, good news. Sa wakas ay magkakaroon na ng sagutan ang di umano'y pagbuwag sa K-12 program. Alinsunod sa ipinangako noon ng kaupo lamang na DepEd Secretary na si Inday Sara Duterte Carpio, 6 na buwan ang nakakalipas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, noong araw ng January 10, 2023, kinumpirma ng Palasyong Malacañang na nakarevisa na ang programang K-12 na pinirmahan noon ng dating presidente na si Ninoy Aquino. Ayon sa Manoy Balibalita, tatanggalin na sa wakas ang 2-year additional sa senior yan. High school. The best yan, the best. At ipapalit dito ang military service na noon pa lamang kampanyahan ay pinangako na ni Inday Sara Duterte na pagdaraanan ng mga kabataan. Mas naging matunog pa ang nasabing balita nang kumpirmahin mismo ng tagapagsalita ng Palasyong Malacañang na ang tema sa darating na January 30 kung saan ay magsasalita si Inday Sara Duterte ay may kinalaman sa pagiging makabayan ng maraming kabataan. At matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mulat sa pool, wala akong kagusto-gusto dyan sa K-12 na yan. Perwisyo ang inabot ng mga magulang at mga mag-aaral yan. Yan ang totoo. Mas mainam pa yung military service sa mga kabataan ngayon kaysa pag-aaral na additional sa senior high na yan. Pinahaba nilang masyado ang pag-aaral ng mga bata. Puro pag-aaral, tas wala namang trabaho. Kapag nakapagtapos sila, masyadong mataas standard dito sa Pilipinas. Tama lang na alisin na ang K-12. Sayang ang 2 taon na dagdag gastos at yan. Lalo na sa mga mahihirap na dapat nasa second year college na. Tama. Kung wala yung K-12. Wala namang idinulot na mabuti yan. Maraming nakatapos ng kolehiyo noon pa man na 4 na taon sa high school lang. Ewan, sino nakaisip ng dagdag sa suliranin lalo na sa mga estudyante? Mabuti naman, bumalik na sa dati. Dapat talaga wala ng K-12 kasi pahirap na yan. Salamat, BP Sara, at inalis mo yung K-12 na yan. Galing ni BP Sara. Pinag-aralan niya talaga kung beneficial ito o hindi. Lahat pinag-aralan niya kung may pakinabang mga Pinoy. End quote. Moving on to the Department of Education, the Secretary VP Inday Sara Duterte presented the plans for inclusive learning, support for teachers, improving the curriculum. The DepEd will be presenting a revised K-12 curriculum for basic ed in January 30th. The theme of DepEd is Bansang Makabata at Batang Makabansa. Ang lumalakas na panawagan na nagagaling sa samahan ng mga magulang at mga politiko na mukhang hindi sila masaya sa K-12 na pinapairan. So discuss natin ito dahil marami yung naguguluhan dyan. Well, ito nga pong K-12, isa pong kontrobersyal na programa ng ating gobyerno na umabot nga po ng lumampas ng nagdagan ng 2 taon ang mga nag-aaral sa ating pong public school, especially ang ito nga pong elementary hanggang high school. At ito ang naging parang international standard dito sa ibang bansa po yung ginagawa ay tayo sumunod lang. Pero after na implementation sa Pilipinas, hindi mawala-wala ang iso ng mga pagtutol at ang panghihinayang. At iba pa, maging ang politiko ay sumakay na dito. Pero para po sa inyong kaliwanagan, hindi po ito totally ay nagdagdagasto sa ating mga magulang. Kasi meron pong 20,000 pesos pala na binibigay ang pamahalaan subsidized sa bawat isang estudyante sa K-12. Kaya hindi po yung lumalabas. May
gastos ang gobyerno rito bilang tulong sa mga batang nag-aaral. Pero, well, ang mga magulang ay dumadaing dagdag daw na taon, dagdag na gastos, so marami pinanghuhugutan dahil ang magulang talagang ramdam yan eh. At sabihin natin, valid ang sinasabi ng mga magulang na dagdag na gastos at panahon. Pero ang ganda po ng layunin itong K-12 eh. Kung nasunod lang ng Pilipinas at ng mga employer sa Pilipinas, ang nangyayari sa Europe at sa mga bansa tulad sa Amerika at Canada, na itong graduate na high school ay nakakaroon ng trabaho, malaking tulong ito doon sa pamilya at doon sa mga bata. Kasi dito sa atin, yung graduate ng K-12 hindi pa rin tinatanggap ng pribadong mga korporasyon para makapagtrabaho. Nananatiling college graduate ang hinahanap ng mga employer. At yun po yung mukhang hindi nasabihan o hindi. Ayan mga kaibigan, napanood ninyo, okay? So, maganda sana ang layunin talaga ng K-12 na yun kung sinunod lang ng ano ng mga ng gobyerno natin na after ng K-12 graduate ang isang estudyante ay makakakuha na siya ng trabaho. Ang problema, ang gusto ng mga employer nga, mga kaibigan, ay talagang tapos ng four-year course or college graduate. So, walang kwenta, di ba? Walang kwenta yung mga estudyante na nakatapos ng K-12 na hindi pa rin makapagtrabaho. Ayaw tanggapin sa mga kumpanya kasi undergraduate or hindi tapos sa college. So, mas maganda talaga yan. Napakaganda na naisip ng ating Defense Secretary na si Vice President Inday Sara na tanggalin na yung K-12 na yan at ipalit ang gusto nilang ilagay na ROTC. Di ba? So, the best. Ang naisip na yan ng ating mahal na Pangulong, na mahal na Vice Presidente na baguhin, tanggalin ang K-12 na yan dahil talagang napahirap lang at dagdag sa gastusin ng mga magulang. Hindi ba? So, biro mo yun, 2 taon din yun. Tapos, pag natapos ng K-12, ayaw naman tanggapin sa trabaho dahil undergraduate nga sa college. So, well, hindi nasunod. Hindi nasunod yung ano ng gobyerno na dapat pagtapos ng K-12, eh, matatanggap na sa mga kumpanya ang mga nakagraduate na yan. So, saludo kami sa ginawa ng ating Vice Presidente na si VP Inday Sara sa kanyang adhikain na tabadabaguhin ang sistema na yan. So, mabuhay ka po, Vice Presidente Inday Sara, and God bless everyone, at sana po tuloy-tuloy ang mga proyekto at magandang layunin ng ating Vice Presidente para mabago ang sistema sa edukasyon. Thanks a lot, and God bless everyone. Bye-bye!